Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hello, Apple. Hello, Kuya. Matagal pa po ba kayo uuwi? Gutom na po kasi ako. Walang pagkain dito sa bahay. Ay, hindi. Pauwi na ako. Bibilangin tayong pagkain, ha? Hintayin mo lang si Kuya. Thank you, Kuya. Mata. Kailangan mo ng pera, no? Matutulungan ka namin. Sakto. Yung boss namin nagpapautang. Malaki magbigay, pero mababa ang interes. Eh, sino ba yung boss niya? Oh, yung makil. Kilala mo si Manoling. Yung pinakamayaman dito sa bayan na to. Tama. Yun ang makakatulong sa'yo. Wala kang ginawa kundi puro samaan ng loob sa akin. Bakit? Dito ba? Umiwalay ka dyan. Umalis ka dyan. Akin ay kundi saksamaan ka sa akin. Dito sa dalilan, ano pa nangyari? Yung kapatid mo! Pinaglinis ko lang ng kwarto ko. Binuksan pati aparador ko. Ninakaw ang singsig ko. Yung engagement ring ko. Suot-suot niya! Tita, sorry mo. Ano, hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya na makimagdalao mo? Tita, sorry! Ano ba? Tama na! Sumusobra na ho kayo eh! Dahil sa singsig na yan, sasaktan niyo yung kapatid ko at gumapagsalita kayo para din yung may kadugo, ah! Sinabi mo sa akin? Bastos ka! Pagkatapos ko kayong alagaan, arugain, iniwan kayo ng nanay niyo sa akin. Ito lang ang isaganti niyo sa akin. Sumusobra ako ngayon, sumusobra na ako dahil malalaki na kayo. Nagpapasalamat naman ho kami sa pag-aalaga ninyo sa amin eh. Pero ta, para ibuntun niyo sa amin yung galit ninyo sa pag-iwan sa inyo ng mapapangasawa ninyo, hindi naman ho yata tama yun. Huwag ko kayo mag-alala. Dahil gagawang ko ng paraan para palitan yung gastusin namin dito sa bahay. Arthur! Hindi ko naman sinasadya. Mabigla lang ako. I received 2,500. Wait lang, ha? Sige po. Oh, eto na yung exam permit mo. Salamat po. Makakapag-exam na ako. Ano, tol? Solve na ba problema mo? Oo naman. At teka, isa mo ba nakuha yung pera mo? Kay Mr. Manoling. Kay Mr. Manoling? Tol, di ba sinabi ko na sa'yo na delikado yung taong yun? Kailangan ko lang ng pera, Brad. Tsaka babayaran mo naman eh. O, ikaw bahala dyan, Tol. Basta ang mapapayo ko lang sa'yo, mag-iingat ka. Kasi ang sabi-sabi, pag nangutang ka kay Mr. Manoling na 5,000, magugulat ka na lang wala pang isang linggo, 20,000 na pala. Oh, anak, next week daw, baka makauwi na yung mga amo ko dito. Oh, baka makapagpadala na ako dyan ng pera sa inyo. Okay lang po, Nay. Maraming salamat po, ha. Pasensya na po kayo sa pangungulit ko. Naku, anak, ano bang pasensya? Eh, ako nga itong dapat mag-sorry sa inyo. Hayaan mo, babawi ang nanay, ha? Opo, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. I love you too, anak. Oh, siya. Alagaan mo si Apple at ang tita Chayong mo, ha? Opo, Nay. Okay, mag-alala. At mag-iingat din po kayo, ha? Bye-bye. Sa susunod na linggo pa pagpapadala si Nanay, sasapit to kay Mr. Manoling.
Arthur. Malapit-lapit na yung taning mo kay Mr. Manoling, ah. Ano? Makakabahid ka na ba? Makakabahid naman po ako. Siguraduhin mo lang, mga. Ayoko sumabit ka. Ha? Hindi natin maispatan, ha? Ay, paano? Halika na natin mamaya. Yeah! Hindi mamaya. Punta tayo dito. Machachepo din natin. Ano? Kinigipit ka na ni Mr. Manoling, no? Hindi, ano? Ay, ang sabi ko naman kasi sa kanila, eh, baka hindi ako umabot dun sa deadline. Sinabi ko nang kay Tony kagabi. Kasi si Nanay medyo malilate ng padala sa akin, eh. Totoo lang. Tatapatin na kita. Malaking gulo tong pinasok mo. Pinaghihintay ako, eh. Sir, hindi mo sasaktan. Nakawa ko kayo sa akin. Sir, sige na ho. Sir, hindi mo sasaktan. Sir! Sir, pupatakas niyo na ako, sir. Sir! Hello? Tatulungan niyo po ako. Awa ko ako ni Mr. Manoling. Nahuto ko kasi ako sa kanyang pin. Arthur! Gusto niya po ng 60,000. Kapalit ang kalayaan ko. Tumatagal ang oras. Bilisan mo. Kung hindi, mapapahamak si Arthur. Huwag niyo sasaktan ang pamangkin ko. Gagawa ko ng paraan! Walang alahas ang tutumbas sa pagmamahal ko sa inyong magkapatid. Hello? Tita? Arthur, huwag ka na mag-aalala, ha? Dala ko na yung perang pambayad natin dyan sa Mr. Manoling na yan. Sorry ako naging basos ako pumakin sa inyo. Sinisira ako kayo na hindi ko inunawa yung nararamdaman ninyo. Alam ko po na kahit naman mangyari sa akin ngayon, magiging ligtas na ako sa inyo. Arthur, ano ka ba? Magpakatatag ka dyan. May pera na tayong pambayad dyan sa utang mo. Kaya lakasan mo ang loob mo. Bakit may iyakan? Ayoko nang nalulungkot dito, iho, ha? Sabihin mo sa tita mo, simple lang ang hinihingi ko. May pera, buhay ka. Walang pera, patay ka. Kaya ka ng drama. Sabihin mo sa demonyong yan. Uupakan ko siya sa oras na makita ko siya. Dala-dala ko na kamo yung pera niya. Ano pa gusto niya? Ano raw? Pinala niya na yung pera. Sabihin mo lahat ng sinabi ko. Sabihin
mo. Good, good. Sabihin mo sa tita mo, pumunta sa Kampupot Street, sa dulo sa may convenience store. Ibigay yung pera kay Tito at Tony. At huwag na huwag magsusumbong sa mga pulis. Alam na mangyayari sa'yo pag ginawa niyo. Sabihin mo. Ta, sabi ni Mister... Narinig ko lahat. Napakawalang hiya niyang mamang yan. Napakawalang hiya niyan. Mag-ingat ka dyan. Lakasan mo ang loob mo. Pinangako ko kay Apple na... nauuwi ka. Pinangako ko sa kapatid mo na iuuwi kita. Kaya lakasan mo ang loob mo. Boss, andito na ho kami sa simbahan. Eh, wala ho po tao dito eh. Sige, bumalik na kayo dito. Talaga? Sa tanda kong to, ginagago mo kung bata ka. Ho? Ho! Niloloko ng tiyahin mo. Gusto niyo paglaro? Pwes, magkikipaglaro ko sa inyo. Tingnan natin kung makakatawa po yung pamilya mo. Kapag ulong ko na, ang ihatid ko sa kanila. Sir, sandali lang ho! Sir, saglit lang ho! Sir! Tara! Punta dito! Sir, ha? Sir, pitawan nyo na ho, sir. Mahulan nyo na ho po. Sir, tama na po. Ano? Sir, tama na po. Ang tama! Sir, tama na po. Bakit kayo? Tama na po. Ha? Sir, tama na po. Gusto mo yan? Ha? Sir, wag ko bayan naman po. Gusto mo yung kagadyan? Ha? Sir, wag ko bayan naman po. Ano mag bayan? Sir, wag ko bayan naman po. Eh, lulukod nyo ako eh. Sir, sige na po. Ano? Wag ko bayan naman. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Paano na lang si Apple? Si Tita Chayong? Ang pamilya ko? Apple... Skipan mo ha, baka mamaya makawala ako dyan. Okay na? Na, Apo. Okay na? Yay, ma. Oh, ha? Saan ko punta? Sir, tama na po. Sir, mamakawa po sa inyo. Ano? You know, patakas ka? Wala nyo na po, sir. Sige na po, sir. Magmamakawa ko sa inyo. Pauwi nyo na po ako. Pagbabayaran mo talaga to. Hoy! Matanong ka. Hoy! Na may kasalanan din po kay Mr. Manoling dahil hindi ako nakapagbayad ng utang ko sa kanya sa napagkasunduan naming oras. Pero magbabayad naman ako eh. Hindi ko naman siya tatakasan. Pero tinampot, pinugpong, binaril. At kinulupo nila ako. Para sa akin, hindi mo yung sapat. Para manakit ka ng kapwa. Hindi sapat yung utang. Para pumatay ka. Sinungaling po yung Arthur Torres na yan. Notorious pong kriminal, notorious pong akit-bahay sa bayan namin yan. Tapos pagbibintangan mo pa kami, naalagad kami ni Mr. Manoling. Hindi naman ho namin kilala yan eh. Nakilala lang ho namin yan
nung nagpagawa po ng water pump judge sa amin ni Tito. Ano naman yan? Ano ba naman yung mga kriminal talaga katulad niyang mga magnanako na yan katulad ni Arthur Torres na yan? Na lahat po ng kwento ay iimbentuhin, tatahi-tahiin, makalusot lang po sa batas. Totoo po yun. Sinungaling po yan. The court finds accused Luisito Viray and Antonio Batumbakal guilty beyond reasonable doubt for the crime of kidnapping and serious illegal detention. So ordered. Attorney, teka. Salamat naman. Attorney. Salamat. Thank you, Attorney. Thank you. Salamat. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.